Grabe, ang ganda talaga ng espolaryo. Oo nga, ganda nga eh. Ganda-ganda rin ako dyan eh. Wait. Iyak ka. Teka, hindi ko alam, nagiging emotional ka pala pagdating sa art. Ganda kasi talaga nitong gawa ni Juan Luna eh. Okay, alam mo, itong tissue na yan, pwede rin natin gawing art yan. Ha? At tayo mismo ang gagawa. Ano tingin mo? Gusto mo? Talaga, kuya? Eh, paano yan? Eh, di naman ako magaling sa art eh. Buti na lang kung cosplay yan. Game na game ako. Huwag kang mag-alala, Myrtle, kasi ako, hindi rin naman ako napaka-artistic. Pero itong painting na ito will automatically paint itself. Automatic? Oo, kusa siyang magde-design at gagawa ng sarili niyang art. Weh, di nga, Kuya Chris, paano yun? Oo, ito, maniwala ka sa powers ng science, ha? Ito ang tissue art painting. Ito lang mga kailangan natin. Baso, 10, merong lamang tubig. Food coloring, and then paper towels. So dito, sa paper towels natin, finold ko siya. Pero pag in-unfold mo siya, okay, mga ganitong rectangle, and then, i-fold mo lang into half, and then fold it to 1/4, and then half this way naman, para lang ganito yung korte niya. Okay, gusto natin ganito korte niya. Alright, so next, maglalagay tayo ng food coloring dito sa ating mga baso na may lamang tubig. Ate Myrtle, anong gusto mo? Red sa'yo? Red gusto and yellow? Gusto ko lagyan ng kulay pula, Kuya Chris. Okay. Saan ko to ilalagay, Kuya Chris? Kahit it's up to you. Siguro, it's up to you. Ang importante pala ay kailangan alternating ang paglagay ng color. So kung naglagay si Ate Myrtle ng red dito, dapat huwag muna natin lagyan ng coloring yung mga nasa paligid niya. I'll put the red over here. Tapos, ilalagay ko yung green dito. Para magamit lahat, I suppose, blue. So, tamang-tama, alternating na, no? Wow! So, may food color, grabe. Wala. Food color, wala. Food color, wala. And so on. Ilalagay lang natin siyang ganyan. Ipapatong lang? Yep. Oh, Kuya Chris, ang galing! Parang kinukuha ng paper ayan, towels yung kulay ng tubig, diba? Natin. Lalong-lalo na dito sa colored. Ito, makikita na ng mga iBilibers natin yan. Ito yung green. Akit siya. And one last. Lalagay na natin mga iBilibers ang pinakahuli. Sige. Wow! Tapos, next thing to do is to wait and observe. Oh, yan na, wow! Myrtle. Oh, diba? So after 5 minutes, nakita mo na kanina, yung mga tubig na clear, ano na siya ngayon? Nagkaroon na siya ng kulay, mga iBilibers. At yung tissue paper na ginamit natin, o ang paper towels na ginamit natin, yun yung naglipat ng kulay. Exactly, diba? Parang gumapang yung tubig papunta dun sa kabilang baso. Through the paper towel, at pati yung paper towel natin, see, full of color na siya. Kanina, white, no? Properties of water ang tawag sa mga katangian ng tubig tungkol sa behavior nito. Kumbaga, paano ito gumagalaw at nagre-react sa ibang bagay. Sa experiment natin, nakita ang dalawang properties of water, cohesion and adhesion. Cohesion ang puwersa ng water molecules na magdikit-dikit sa isa't isa. Adhesion naman, yung puwersa ng water molecules na dumikit sa ibang bagay. Kaya masasabi natin na ang tubig gustong dumikit sa sarili at gusto rin dumikit sa ibang bagay. Adhesion nga ang nangyari nung magkaroon ng contact yung tubig sa niloblob na tissue paper. Nung umakyat na ang tubig sa tissue, nakita naman ang cohesion. Kasi tuloy-tuloy ang paggapang ng water molecules na na-attract sa isa't isa. Sa tulong ng science, sa tissue paper lang, may art ka na. I believe...